就跟他妈来嘞。Get out. Lalabas din yung baho mo, Zoe. At yun yung pinakahinihintay kong sumingaw. I said get out! Si Annalyn pala. Wala pa ba? Tawagan mo siguro para alam natin kung malapit na siya. Ang sabi niya kasi sa akin, malilate siya. Pero pupunta siya, huwag ka mag-alala. Lilith, sabihin mo na lang kay Annalyn na dito na siya titira. Kasi yun naman ang pangako natin sa kanya eh. Pag okay na yung room niya, di ba? Dito na siya titira. At para magkasama na rin kayo. Salamat. Ayaan mo, sasabihin ko sa kanya mamaya. At si Michael pala, in-invite ko rin. Pero sabi niya, hindi siya sigurado. Pero sana makarating siya, di ba? Sana nga. Total, marami namang pagkain eh. Oo. Ito rin, napakasarap po ng chicken Alexander ninyo. Sobra. Nako, Harry. Hindi ko niluto yan. In-order ko lang yan. Hindi ko alam kung paano lutuin yan. Pero yung mga iba, ako nagluto. Well, naalala ko lang po kasi na kumain din ako nito sa States. Di ba, Dad? Nagpadala ka sa akin sa apartment ko? Talaga? Hindi ko maalala eh. Dad, tanda-tanda ko yun. Di ba, ex mo nagluto nun? Ex mo nagluto nun! Anong pangalan niya ulit? Hindi ko na nga maalala. Dad, imposible namang di umaalala yun. Ex mo yun eh. Dito lang yan, di ba? Imposible naman. Harry, enough! Di ba sabi ko, hindi ko na maalala? Ba't ba ang kulit mo? Ulit-ulit ka. Carlos, huwag ka namang magalit kay Harry. Nagtatanong lang naman yung bata. At saka, wala namang problema sa akin kung pag-usapan natin ng ex mo. Kulit eh. I'm sorry, Dad, kung makulit ako. Hindi ko lang talaga matandaan yung pangalan ng ex mo. I guess I should go. Tito Lynette, baka masira pa po araw nyo at mauna na po ako. Maraming salamat. Dad. Carlos. Carlos. Habulin mo yung anak mo. Tignan mo, hindi pa nga tapos yung pagkain niyo. Napakaliit na bagay lang yung pinag-aawayan ninyong dalawa. Isipin mo naman yung pinag-aawayan yung isang taong hindi na parte ng buhay mo. Sige na, habulin mo na. Sige na.